Good morning guys, it's another day, it's another vlog na naman mga ka-keepers. So for today's video guys, mag-update tayo ng ating barracks. So ayan mga ka-keepers, magpapakain tayo ng mga isda natin. At ayan guys, maglilipat tayo ng mga fry natin ng neon beta. So tara, samahan niyo ako mga ka-keepers, let's go! So ayan guys, bago tayo magsimula sa ating vlog, shoutout muna tayo sa mga ka-keepers natin na sina Gabriel Aguno, shoutout sa'yo, shoutout kay Faye De Leon, shoutout kay Jerry Monteron, yan, shoutout kay Boss Official Vlog, shoutout sa'yo, kay Hendrix Onlabo, shoutout sa'yo boss, shoutout kay Boss Kazumi, shoutout kay Boss Kayel Ziway, yan, shoutout kay Wonder Vlog, shoutout kay Boss Ramjet TV. Ayan, Ramjet. Ramjet TV. Shoutout sa'yo. Shoutout din kay Eric Gallego. Ayan guys. At shoutout kay Kyle Vincent Gonzalez. Ayan mga keepers, sa mga gusto mo pa-shoutout guys, mag-comment lang kayo kung saan aabot itong video na to. Comment nyo dyan guys. At saka pangalan ninyo para sa next vlog natin mga keepers, isa-shoutout natin. So tara, samahan nyo guys. Simulan na natin yung ating barracks update. So ayan guys, barracks update na tayo mga ka-keepers. Ito guys, mga sold na to mga ka-keepers. Ayan, may mga letter S. So bukas mayroong ka-keepers natin ang umorder ng beta na ipapadala natin nationwide mga ka-keepers, Luzon, Visayas at Mindanao. So yan, papadala natin bukas Monday. So mamaya mga ka-keepers, may darating sa atin na bagong beta fish. So abang-abang lang guys sa pag-flex natin ng bagong batch natin ng beta. So ito mga ka-keepers, yung mga natitira nating mga beta fish guys. Ayan. So update lang natin ngayon. So magpapakain muna tayo ng tubifex worm. Yun. So bagong palit lahat yan ng tubig mga keepers. Yan, every week tayo nagpapalit ng tubig sa mga beta fish natin para palaging healthy yan guys. Tapos mga keepers, tuturuan ko kayo mamaya kung paano magpakondisyon ng beta. Kasi marami nagtatanong sa akin mga keepers kung paano daw magpakondisyon ng beta fish para sa breeding. So mamaya, samahan nyo ako guys, ituturo ko sa inyo, huwag kayo umalis sa video natin. At saka maglilipat tayo ng mga neon beta natin, yung mga natitira natin na neon. Kasi 'di ba last vlog natin guys, maraming namatay sa neon natin. So ngayon, ginawa natin ang paraan para hindi na sila lalamigin. So ito, tubifex worm mga keepers, yung papakain natin sa mga beta fish. Yan. Kasi ito pa lang yung available na live food sa atin mga keepers. Tubifex worm. So ayan guys, tapos na tayo magpakain ng mga beta fish natin. Ito yung mga beta natin dito. Tapos mga keepers, meron pa tayong flower horn. Ayan, update sa ating flower horn. Meron tayong isang flower horn dito. Kung nagtataka kayo mga ka-keepers, bakit color brown yung tubig? Kasi naglalagay tayo ng vitamins. Fish Boost Probiotics na available sa ating Shopee mga ka-keepers. Ginagamit din siya ng kilalang flower horn keeper dito sa Cotabato City. Ayan guys. So yan, nilalagay niya sa kanyang mga flower horn yung Fish Boost natin. So meron siyang tiwala guys sa ating product. Ayan, maraming salamat. So ayan mga keepers, may flower horn tayo dito. Tapos dalawa sa ibaba. At ayun na nga guys, nilalagyan natin ng probiotics para healthy yung mga isda natin. Ayan, bagong water change din yan guys kahapon. Tapos ito guys, ipapadala natin sa JNT mamaya. Ito yung ginagamit natin for conditioning, yung talisay extract. Yan, merong 1 liter na available at 350 ml. So ito, dalawang 1 liter ipapadala natin sa JNT. Tapos ito na yung sinasabi ko mga keepers na Fish Boost na ginagamit natin. So available lang sa ating Shopee guys. Kung ayaw nyo maubusan, check out na kayo. So pakihanap na lang yung link na ating Shopee Munchings, Munchings Beta. So yun, yung link nya nasa comment section lang guys at saka description ng ating video. So yan, nilalagay natin yan sa beta fish, sa flower horn at iba pang isda. Available na kayo mga ka-keepers. Yan, vitamins yan, makakatulong yan sa mga isda ninyo guys. Ayan.
So ship natin ito mamaya. So binalot ko lang, tapos i-ship natin sa JNT. Tsaka Talisa Extract guys, available din sa Shopee natin. At ito naman yung flower horn natin guys, dito sa ibaba, naka-divider din sila. Ayan, mga flower horn natin na ginugroom. At tara guys, dito naman tayo guys sa ating neon. So ayan mga keepers, bumili tayo guys ng lalagyan. Ayan. So bakit ako bumili nito? Kasi maganda to siya para hindi niya ma-absorb yung lamig sa loob guys. Plastic na storage box. Kasi ang gagawin natin mga keepers, ililipat natin dito yung mga neon beta na natitira sa atin. So ito guys, may takip siya para kapag gabi na or umuulan, tatakpan na lang natin siya mga keepers para di pumasok yung mga lamig at yung ulan. So yun kasi yung dahilan kaya namatay yung mga beta natin, kasi nasobrahan sila sa lamig at ayun nga yung ulan guys. Tapos yun, ito na yung ating neon. Ito yung natitira natin guys, oh. Siguro nasa ano, estimated to mga 80 plus pa. So yun, mabuti naman may mga nabuhay mga ka-keepers sa ating mga neon beta. Ayan guys. So ang gagawin ko ngayon mga keepers, ililipat natin dito mga neon natin. So tanggalin lang natin to dahon. So tingnan natin kung parehas ba yung lamig ng tubig dito tsaka dito. So yun, ipat natin sila guys para hindi sila magsiksikan dito mga ka-keepers, at saka mabilis silang lumaki. Tinanggal ko lang sila guys. Ayan o, tinanggal ko lang sila doon. Ito lalaki to, ito lalaki to. Groom nga natin to guys. So nilipat ko sila dito mga keepers kasi ano guys, para ano, hindi sila malamigan. Pinasok ko sila sa loob ng ating bahay. So ayun, pero kailangan taga nila ng malaking lalagyan para mabilis lumaki yung mga isda natin guys. Lipat natin to ngayon. Ayan sila. Siguro mga 2 to 3 weeks pwede na nating hanapin yung mga lalaki at ijar natin. Guys. Lipat na natin sila para mabilis lumaki. Ito guys, ang ganda ng kulay oh. You know? Neon siya pero yun may pula sa buntot. Ayan guys. Kita niyo yung mga keepers. You know? So magsubok tayo ng i-jar natin guys. Ayan, sana maging masaya sila dito sa bagong lalagyan nila guys. Makalangoy sila ng mabuti dito. Nilagyan ko lang ng dahon ng talisay at saka talisay extract. Yung talisay extract kasi natin mga keepers, hindi siya talisay extract lang, meron kasi tayong hinalong mga vitamins dun. Kaya magkaiba siya sa mga pinaano natin dahon. Yun, ang ganda lang niyon guys. Ayan. Dito naman sila guys. Tapos pakainin natin ng tubig fixware mamaya. Lagyan natin ng cone. Ng cone, 2BFX cone. So ayan guys, nalipat na natin yung mga neon beta natin at ayan, naglagay na tayo ng 2BFX worm dyan para kumain na sila. Ayan o. So estimated nasa 80 plus pa ito guys, kasi last time kasi 150 to sila lahat, tapos yung mga namatay siguro umabot ng lumampas na mga 50 plus ganun or 60. So estimated to mga 80 plus or 90 yung natitira natin. Yan, mga ilang weeks na lang ito mga keepers, mabilis na ito lumaki. Siguro mga 2 to 3 weeks pwede na nating i-jar yung mga mapili natin na i-jar natin. Yan o. So yan yung ating mga
neon beta. So ang gagawin ko guys, kapag malamig ang panahon at umuulan, tatakpan lang natin. So yun, tatakip natin guys. So, tatakpan lang natin sila kapag umulan or malamig yung panahon. Yan, ganun muna. So yan guys, dito naman tayo mga keepers. Tapos tayo update natin dyan. Dito naman tayo sa ating likod. Yan. Dito mga ka-keepers, tapos na tayo napakain ng flower horn natin. Yan, may mga flower horn tayo dito. Ito naman, naka-divider yan lahat. Tapos dito guys, may hiniwalay tayo dito na mga balloon mollies, fake BM guys. Yan. Mga fry dati. Kainin natin ng tubifex worm. Nagagawan sila guys. Tubifex worm. Tapos dito naman meron din. So ito mga keepers, turo ko sa inyo guys kung paano pa-condition ng beta. So kung gusto nyo magpa-condition ng beta mga keepers pa before breeding, ganito yung gawin yung lalagyan. Yung mga bottle, plastic bottle na 6 liters to 10 liters. Ayan, dito nyo ilagay ang beta nyo. Dapat malinis yung tubig. At ayun, pwede siyang pang-condition ng beta. Paano ko nasabi guys? Kasi dahil sa bubble nest. Sobrang kapal ng bubble nest mga keepers. Pwede ka na maglagay ng female dito kung gusto mo mag-breed. Ayan, may mga bubble nest at ito. Yan, yan yung ginagawa natin. Tapos yung sinasabi ko guys na fish boost nilalagay natin dito at saka yung talisa extract natin. So kung gusto yung maging condition beta nyo guys, mag-avail na kayo sa ating Shopee. So akong gumawa lang lahat ng yon, yung talisa extract at yung ating fish boost, sariling gawa ko yun guys. At yan mga ka-keepers, ginagamit natin sa mga isda. Yan no, condition na condition no, bubble nest pa lang guys. So ang gagawin natin dito, maglagay tayo ng female, magbibreed agad yan sila. Yan, mga crown tail natin, yung mga breeders natin at flower horn nandito na rin. So yun, tubifex worm. Dito naman yung mga female natin guys. Yan, kita niyo yung mga female natin, tubifex worm din yan. Ito naman yung ating mga multicolors, tubifex worm din. Para bukas, pwede nang i-ship. Dito naman yung ating mga pula na plakat. Update natin. Tapos dito naman yung ating mga FCCP. Ayun, may patay doon na isa guys. Eh, sayang. Ayan, patay. Tapon natin. Yan, mamaya mag-water change na naman tayo. Ito yung ating mga crown tail guys. Tail natin yan. So yan ang update sa barracks natin. At ito yung ating mga pang freebies. Freebies natin. Time na sila dyan. So ito naman yung ating mga updates sa ating mga balloon mollies. Meron tayo 24K at saka platinum na balloon mollies guys, tubifex worm din. Kain natin. So yun. At dito naman yung ating assorted female. Assorted female. Ito. Guys, tubifex worm din, pakain natin. So yun lang mga keepers, ang update sa ating barracks. May mga female natin ready to breed na. Ito din ready to breed na. Itong pula pwede na. At saka lalo na itong yellow dragon guys, kung mag-avail kayo, ready to breed na yung mga female natin ng yellow dragon. So ito medyo ano pa, alanganin pa to. Itong crown tail pwede na. Ito pwede na. At saka ito, malalaki na sila guys. So yun lang mga keepers, maraming salamat guys. So fish out. Bye bye. Abangan nyo guys yung ating update sa ating bagong betta fish na darating mamaya. So i-upload natin yan bukas.